Babaghin na natin tagsak. Sumuko na, natanggal po. Oh. Kakabsat, magandang hapon. Nandito na naman tayo sa farm. Hindi tayo nakalabas kanina kasi umuulan po sa bayan. Pero dito, hindi pala umuulan. Ang init-init. Magluluto tayo ng ulam. Tapos, alam nyo po ba, kabsat, kararating pa lang pala natin. Nakalinis na sila Kuya Rashid dito sa area dito sa kaliwa. Bilis ha. Ayan. Tinanggal po nila yung mga ano, mga damo dito sa lugar na to. Tapos malinis na dito. Ayaw po nila ng grass cutter, kabsat. Ayaw nila gamitin. Gusto nila gamasin. Kaya ang nangyari, minano-mano. Tapos, yung mga kalat namin na damo na yan, sabi ko dito itambak kasi dyan ako magtatanim ng kalabasa para yung kalabasa dyan mag-aakyat. Pang ano, second day nila Mayno. Oh, hindi, huwag yung kan lang. Yan. Yan, kuha ka pa sa iba kuya. Para sa akin yan, kabsat, halo ko sa munggo. Yan, kabila pa. Tama na yan. Okay na yan. Tapos marami akong ampalaya binigay ni Kuya Pablito, ah, kabsat. Kabsat, mayroon kasi kaming karot. Hindi pa kaya to, ne? Kinatambak. Kailan pa yan to? Kinatambak nga nila yan. Pwede pa kaya, ne? Hindi pa to, ne? Hindi, kung ugasan ng lady. Ah, papin. Ganun. Bawa. Ano, parang ano yan, eh? Yung bigay yung ba ni Rina to? Nag-ani sila ng ano, karot? Pwede pa to, boy? Ayan yun. Pwede pa yan, ti. Babagod mo na sa tubig? Babad muna natin pagka ang nami ng bayan. Pilisin natin yan mamaya. Gulay islay po muna kabsat. Idadamay ko muna sila sa aking gulay islay. Ano ka na? Wala ti. Yan. Gulay islay ulit tayo guys. Ano naman yan? Magagis ako ng munggo. Masarap kasi yung munggo kapag maraming gulay, mga dahon. Kaya ngayon, lalo natin kapag ang palaya. Oo. Tapos may piniritong dinaing. Meron kami dyan dinaing na isda eh. Anong dinala mo? Dinaing. Ah, dinaing. Sarap yun. Kabsat, nilagay ko na yung malunggay. Ngayon naman, nilalagay ko na yung ampalaya. Gulay islay muna tayo. Dami to. Sarap ba yan? Oo. Ano pa naman to? Yung ampalayang ligaw, mapait. Dami. Dami dahon. Tapos magsain muna kami. Walang kanin. Prito mo yung isda, dami? Oo, prito kami isda. Mga talbos ang titik. Luka na ilutang ah. Nay, bakit nagagabi? Dapat nga may talbos pa to ng kamote ay. Para masarap. Completos recados. Uy, kabsat oh. Gulay is light. Kainin natin ini. Gusto kong makialam ng trabaho nila. Nakatingin, kinarased. Parang gusto po niya makialam. Parang gusto niya pong agawin yung ano ni Rashid. Kalaykay.
Itatanim daw sila ng sitaw tsaka mani. Ito po yung itatanim ko, kapsat, mani, sitaw. Pagkukin na namin yung damo kasi pinapatambak ko doon dahil magano tayo ng kalabasa. May nahulog po, si Rased, nahulog po sa fish pan. Buti na lang, madali lang bunutin yung damo. Kasi ganito siya, yung ganitong klaseng damo. Grabe yung pagkatalbos ng kangkong. O, nag-ano pa siya, yung... Alam mo yung yung talbos na parang sitaw, nag-ganon-ganon sa sobrang kapal sa ibabaw, o. Uy, gadami. Nagmani din kami dito ang absat, nagtubo naman, nagpalaman, pero hindi ganun kaganda dahil nga medyo matigas eh itong ilalim nito. Sabi ng kakabsat, magtanong nga ako sa kakabsat. May mga nagko-comment, itanim daw sa buhanginan yung ubas. Di ba kakabsat, dapat sa lupa siya na buhaghag na. Kasi yung nakita ko dun sa laon, yun sa lupa eh, hindi naman sa buhangin. Baka mamatay pag sa buhangin kasi malalaki yung batonete eh. Pag nagtag-init na, baka maluto yung puno kasi nga puro bato ito. Sobrang init. Hindi kakayanin. Sa lupa na lang natin itanim doon sa may bandang gulayan. Mahulog ka dyan, eh. Hindi siya. Ha? Kapsat, sila ate nagtatanim po. Tapos na, buya. Bilis. Ate, basta po. Madami mo nang natanim, te. Oo, mga ano yan, mani. Galing ah. Galing ko daw. Patamsap-tamsap pa siya. Siyang nagluluto, kakabsat. Ako nagtanim. Sana nga magtubo to eh. Mabilis niya, ate. Ha? Mabilis mo, te. Hanggang dyan yan. Marami tayong bubunutin sa sunod. Doon pa sa harap, magatanim ulit tayo doon pag naayos na yun. Kala ko, ti, kanina, nagbibiro ka. Na ano? Magatanim? Diyan nalagol ka na si Rasid eh. Kaya nga, ayoko pumunta dyan sa dulo eh. Baka sumunod ako. Nakikita niyo po ba yan? Diyan nahulog si Rasid, mga kakabsat. Yan. Mga ilang preso po ito yung nilalagay niyo? Lang ka ma. Kapsat, iwanan ko muna sila ate. May piniprito po tayo kasi. May piniprito po tayo. Ano, piniprito ka ba? No? May piniprito kasi ako, ti. Ah, kapsat pala. Sila kasi. Si Rosie daw po. Ayaw. Tapos kaya ti isa lang. Hindi wala ka. Sa'yo lima. Sa akin tatlo. Tatlo? Eh ako, hindi mo talaga ako papakainin. Sa'yo, isa. Isa lang sa akin? Awa naman ako. Baka bigay mo pa sa akin yung pinakamaliit eh. Kapag ka magpalaglag sa kanan, ganyan gamitin mo. Ang bilis po nila, Maino, kabsat, oh. Dito na sila. Patapos na dito. Yan, dami kong natanim naman eh. Hanggang dyan pa lang yung nataniman ko. Dito sa gilid kasi na ito, kabsat, malambot. Yung buhangin medyo malambot. Hanggang dun yan. Sa dulo. Oh, di may panlaga-laga. Ito naman, dito sa may bandang gilid na yan, yung ginagamasan ni Rasid. Dyan ako maglalagay ng sitaw na turo. Para may turo pa rin dito kasi maraming pananim ay. Kain muna tayo, kuya. Bas muna yung kamay.
Kain muna tayo. Buti nga malamig-lamig dito, kabsat ay. Ala, yung isa dun, oh, nagaluto. Tigni, nagamas na. Mayno, kain muna tayo. May ano yan. Galing yung Mayno, naubos dito. Maggamas? Yan, dun namin kinatamba kasi dun ako magpakalatkat ng kalabasa. Sabi niya, kabsat, yan daw ang tunay na luto. Paano yung gatong niya ay mayat? Sabi ko, lagyan mo ng mga pangrubrob. Oh, di ba? Oh. Eh sabi ko, wag niyong tatapon yung mga pinagbalatan ng upo, ng okra, kasi pwedeng panggatong yun. Kakabsat, nandito kami sa labas. At habang hindi umuulan, sinamantala po namin maglinis dito. Ayan, si Kakabsat may sariling mundo po dun sa ano, sa loob. Kami naman nandito sa labas. Kasama ko po ang tatlong Mari at Pare, si Nini at saka si Rashid nandun, ako dito. O, malawak na yung nagamas ko, Kakabsat. O, yung siniguelas, buhay na buhay na. Naitignan mo yung siniguelas natin, buhay na. Buhay na yung siniguelas. Ito, o. Kumusta kayo dyan, guys? Kumusta kayo dyan? Sumuko na yung dulos ko, Kakabsat. Sumuko na, natanggal po. Oh. Tararan! Tanggal na. Dito kasi ako. Oh. Diyan. Ah. Nabali na. At ako'y lilipat na dun sa kanilang area. Uy, yung daming talbos ang kamuti natin, oh. Kakabsat, malapit na pong magdilim. At ang nagamas po namin, Hilakara si Diana. Ito na yung ano, request ng Kakabsat, sana daw gamasan natin yung harapan at marami ng damo. Yan. Sila pala ang hinihintay ng mga damo. Nino, kaya hindi natin masimulan nila, Tay Carlos. Paano sila, Tay Carlos? Busy sa bundok. Nasira yung dulos ni Romalyn Vlogs. Mayroon dun na yung interior. Yung guma, yun ang panali na lang dyan. Okay, mas maganda yun. Oo. Bukas na lang at gabi na. Yan. Sulit yung magbibiis na tayo. Oo. Nabali na pala yan. Minana ko pa yan kay Ate Rina ni. Dami pang gagamasin, kabsat. Ang kapal pa dun. Pero in fairness, kapag hinila po yung baging, malinis yung ilalim, kabsat. Kagaya nung nilinisan ko dun, oh. Nilahila ko lang, malinis yung ilalim niya. Walang masyadong damo. Dito lang yung madamo as in talaga ang makapal ang damo. Kasi ibang klase po dito ay yung damo niya ganyan, no. Ano ang tawag sa ganitong mga damo ni? Sa yung mga ganyan kakabsat siya kayo, no? Yan, yung mga ganyang klaseng damo. Kaya makapal. Ano, larga na. Ayos na yan. Yung mga pinya, kailan kayan magkakaano, laman? Magkakabunga pala. Tagal pa ni, no? Pag dumami pa yung dahon. Ah, ganun ba yun? Dahon. Lumaki na nga eh. Ano ni? Pwede na? Sama nga, subukan nga. Yan, ganyan yung damo dito, kabsat. Ang bilis, bilis niyang dumami. Tama na ni. Ano ka na? Bukas naman na, hapon na tayo. Kakabsat eh, yung kamuti kapag, ano, sa lupa pa yan, maganda. Kakabsat, alam niyo po ba ito yung tinanim nila Ate Rina? At yan yung mga puno niya, oh. Sana may laman na to sa susunod. Ayan, oh. Re. Uwi na kami, kakabsat. Bye! Nag-uwi. Niwan na po nila ako. Kakabsat, uwi na kami kasi madilim na. Maliwanag lang sa camera. Padilim na siya. At tutuloy na lang namin bukas. Oh, yan. Naggamas din po sila dito kanina. Ano kuya? Linis baga dito, kakabsat. Tukatuwa. Pakita ko sa inyo. Last update. Okay, update natin yung mga nandito. Nagtanim po ako kasi dun ng sitaw na turo. Kunti lang naman. Tapos, kalat-kalat talaga yung gulay, kabsat, para if in case kung mamatay yung sa kabila, eh di mayroon tayo dyan gugulayin. Nagasimula na po yung mga manok na magkalaykay ng tanim. Oh. Ito kanina, sobrang tataas ng damo dyan. Tapos ito, di ba, kabsat, sobrang sukal niyan. Oh, malinis na.
bilis nila. Kanina lang yan, umaga, hanggang nung pagdating namin. Tapos, ito kasi, yung sinasabi ko kanina, na pagtataniman ng kalabasa, gusto ko kasi dyan gumapang yung kalabasa. Hindi kasi ako maglalagay ng kalabasa dun sa labas kasi pagka gumapang matatapakan. Kaya dito ko ilalagay sa dating pinagsusunugan namin ng basura. May lupa na yan. Saka mataba na siya kabsat. Dyan ko isa itatanim yung buto ng kalabasa ni Auntie Donna. Tapos dito ko siya pagagapangin para nakaumbok ng ganyan. Yan. Tapos nagtanim din ako dyan ng sitaw at tinitesting ko kung mabubuhay. Kasi puro bato po yan at buhangin. Malinis na kabsat. Ayan na. Maraming salamat po sa panonood, kabsat. Di na ako magpapakita sa inyo at sobrang dungis ko na po. Magkita-kita po ulit tayo bukas sa ating sunod na video. Thank you so much again. Good night po, kabsat.